Walang ideya ang Food and Drug Administration sa ginawang pagbabakuna kontra COVID-19 sa uniformed personnel ng pamahalaan. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, wala ring nagtanong sa kanila kaugnay sa kaligtasan o bisa ng bakunang ibinigay sa mga ito. Kinausap ko rin po si Secretary, nagulat din nga po siya. We were not consulted. I was not done in consultation with the Department of Health or the FDA. Nakasaad sa FDA Circular Number 2020-009 ang guidelines kaugnay sa pagtukoy, evaluation, regulatory, review at monitoring ng mga donated health products sa pagtugon sa COVID-19 public health emergency. Ayon sa FDA, lahat ng mga donasyon na pangmedikal ay dapat dumaan sa kanila at sa DOH. Nakapaloob din sa Administrative Order Number 2007-0017 ng DOH kung ano ang proseso ng pagtanggap sa mga donasyong pangmedikal kapag mayroong disaster at emergency situations. The DOH kasi does accept donations like for food and drugs, but usually if they are foreign donations, they go through the Bureau of International Health Cooperation and then the BIHC of the Department of Health coordinates with the FDA to get the necessary clearances for them to be able to go into the country. Pero in this case, I do not think there was any process that was done. So at this time, since yun nga hindi pa rin talaga namin alam kung saan nang galing, kung paano nakarating dito yung bakuna. At dahil hindi ito dumaan sa kanila, malinaw anyang may paglabag ang mga nag-supply, nag-distribute ng mga naturang bakuna kontra COVID-19. In this case, ito pong wala pong dumaan kasi sa amin ito and hindi po namin alam, wala pa po kami information. There's no registered COVID-19 vaccine in the Philippines at this time. DOH together with FDA maintains na dapat lahat ng bakuna na gagamitin natin dito sa ating bansa should be authorized by the Food and Drug Administration. This is because we want to ensure na ito ay safe, ito ay of quality, and it's going to provide that protection to the public. For the information of everybody that we only use registered products by the Food and Drug Administration. Sa ngayon, ayon kay DG Domingo, hindi pa malinaw kung sino ang dapat managot sa isinagawang pagbabakuna kaya nag-iimbestiga na sila rito. Maging kung saan galing ang umano'y donasyon na bakunang ginamit sa mga ito ay inaalam pa ng DOH at FDA. I gave an order to our regulatory enforcement unit para magkaroon ng investigation at malaman kung ano ang status at kung ano yung nangyaring pagbabakuna at kung anong bakuna ang nagamit. I want to see the details. I do not have any idea yet how it happened or what was the process, how they were selected, and what vaccine was used. No? So until now, until I get more data siguro and more facts, I cannot speculate on any liability on anybody. Hindi natin alam kung the president talaga ang nagbigay ng orders para magpabakuna. Wala namang sinabing ganung information. And as what Yusek Eric has mentioned, inaantay pa rin natin na makakuha tayo ng full details because we really do not have any information on what transpired here. Tiniyak naman ng DOH na oras na magkaroon na ng aprobadong bakuna laban sa COVID-19 sa bansa, mauunang mabibigyan nito ang nasa priority list pa rin. Kabilang dito ang mahihirap na Pilipino, healthcare workers, frontliners, at mga vulnerable population gaya ng mga bata at matatanda. Huwag po kayo mag-alala dun po sa ating itinalang mga priorities para sa pagbabakuna. Ang susundin pa rin ho natin yan. Yun pong ating priority na healthcare workers will be the first, the vulnerable group, the frontliners. Lahat po yan ay masusunod kapag dating na po ng mga pre-procure natin na magiging rehistrado dito sa ating bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.